good morning guys! Another day, another house tour. So for today's video, nandito ulit tayo sa The Grand Park Place located in Imus, Cavite to check itong pinaka-latest na constructed unit dito sa loob ng subdivision. But before we start, click like, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa mga uploaded videos namin. Okay, so house specifications ng unit, ito po ay single attach and yung ating floor area is 200.58 and yung lot area natin is 150 square meters. So this is a 4 bedroom, 3 toilet and bath and 2 carport. So check natin yung loob ng unit. Ayan, so kasama po sa turnover natin yung ating gate lights, yung ating doorbell which is working na. Ayan. And yung ating vintage na mailbox. Ayan. Tapos ito po yung ating porch and dito sa left and right side natin meron tayong pocket gardens. Tapos dito naman, ito yung ating carport na kasya po ang dalawang sasakyan. Ayan, so ito yung ating storage cabinet or storage area. May laman pa, ito yung mga materials na ginamit during the construction. Pero ito naman itatanggalin upon turnover. Ayan. Tapos dito sa part na to, so may nakalagay naman na labels. Ito yung provision for the telephone, internet, and cables na connection. So, kung gusto nyo ng internet, ng telephone, and cable connection, so, i-apply nyo na lang po sa inyong service provider. Pero ano na yan, madali na lang kakabitan kasi nga may provision na. Yan. Tapos, meron na rin tayo dito na outlets. So, kung may kailangan kang isaksak na habang nandito ka sa labas, so, pwedeng-pwede. Yan. Tapos, ito naman yung ating papunta sa service area. Ayan, so nandito yung ating Inca water tank na ang capacity po nito is 700 liters. So ang idadagdag nyo na lang po dito upon turnover is yung booster pump. And ito naman yung sa ating laundry area. So may provision na rin po tayo for the washing machine and the dryer. So ito na po yung mga outlets. Ready na po. Yung unit na lang po ang dadalhin yung upon turnover. And ito yung sa ating lavatory. Yan. And meron na rin po tayo dito na outlets. Yan. Tapos ito naman yung ating lanay or open space. So dito pwede ka mag-set up ng coffee table or yung ating outdoor furniture. Dito pwede mo itong tambayan. Ayan. So check natin yung loob ng unit. Doon tayo sa main door papasok. Okay, so welcome sa ating unit. Pero bago tayo pumasok ng tuluyan sa loob, ipakita ko lang sa inyo. This is our main door. And yung ating main door, ang added feature niya is itong ating digital lock. So aside from this na ordinary lock, meron na tayong digital lock. Added security feature para dun sa ating unit. And sa likod ng main door, nandito yung ating circuit breaker. Ang brand po na gamit natin for the circuit breaker ay General Electric. And nandiyan na rin po yung ating mga labels, so may number po yan. And nandito po yung pinaka branch circuit directory. Ayan. So lagi namin itong pinapakita during our house tours kasi importante po na alam nyo kung nasaan po yung ating
circuit breaker. Okay, tapos ito naman po yung ating living area, and dito sa part na to, ito yung magiging dining area. And yung ating ceiling, ito po yung pinaka-turnover, kasama na po yung receptacle pin lights. So pag tinurnover na po yung unit, yung bulbs na lang po yung dadalhin ninyo. Kasi option nyo po kung anong klase ng bulb yung ilalagay. Pwedeng warm light or yung ating mga ordinary na daylight. Ito naman yung ating kitchen area. Ito. Lagi ko rin sinasabi during our video house tours for inter-house units na gandang-ganda ako dito sa mosaic backsplash dito sa kitchen. Kasi nakakaganda naman talaga siya ng kitchen. So kasama po sa turnover natin yung ating built-in cabinets na overhead. And itong nasa under counter. Ayan. So marami ka pong gamit sa kitchen na malalagay dito sa ating mga cabinets. And ito namang space na to, this is the abang for the gas range. And dito sa part na to, pwede kang magpalagay ng range hood. Tapos, ito yung ating kitchen sink. So this is a single bowl. And modern na rin yung ginagamit natin na faucet dito. So ito, this type is ano, yung malaki. And iLife po yung brand na ginamit. Sa door na to, ito yung ating back door access which will lead dun sa ating laundry or service area. Okay, so ito naman yung ating first bedroom which is located dito sa ground floor. Yung nakalagay kasi sa floor plan natin, this is for the maid's room, pero pwede mo rin itong i-convert to guest room or yung ating elderly room para sa mga kasama natin na senior citizens. Hindi na nila kailangan umakyat sa taas. Ayan. And ito, kompleto na tong bedroom na to. Meron tayong built-in cabinets na from floor to ceiling. So, na-maximize talaga yung space. And ang kagandahan nito ay meron tong sariling toilet and bath. Ayan. So, ito yung ating toilet bowl, yung ating sink. And dito, may ilalagay ba dito na mirror ha? Hindi pa lang po tapos kasi yung ating finishing touches para dito sa unit na to. And ito yung para sa shower area. Ayan. So meron tayong bathroom niche and meron na rin pong shower head. After nung ating bedroom dito sa baba, ipakita ko rin sa inyo yung ating powder room. Kasama na po sa turnover natin itong shelves na to. Pwede nyo lagyan ng mga toiletries nyo. And ito yung ating toilet bowl or bowl na tinatawag ng iba. Ito yung ating freestanding sink and ang ganda nung kanyang faucet. So maganda yung flow ng water. Yung ginagamit po natin for the bathroom fixtures ay imported. And andito yung ating glass shelf. And dito meron pa rin itong mirror na ikakabit. So review muna tayo bago tayo umakyat sa second floor. For the first floor, we have the living, the dining, the kitchen area. Yung ating bedroom number one with own toilet and bath. Meron din po tayong powder room. And dun sa labas, nandun yung ating two carport, yung ating service or laundry area, yung ating porch, and yung ating mga pocket gardens. So tara, check natin yung second floor. Ayan, so may nakalagay pa na carton kasi syempre bagong finish pa yung ating sahig. Ang ginagamit po natin dito ay wood planks na apitong wood. Ay, hindi masyadong bumakat yung mga yung sole ng sa sapato, so nilagyan muna natin ng carton. Ayan, so welcome sa ating second floor. Bago natin pasukin yung mga bedroom, so pakita ko lang sa inyo yung ating windows. Dito ay high ceiling, pwede kang maglagay ng chandelier. And for the window, pwede rin tayo maglagay ng mga Korean blinds or yung mga ordinary na curtains. So for the first bedroom dito sa taas, dito muna tayo sa
kanan, which is our master's bedroom. Malaki na yung ating space. Kasya dito ang queen size or king size na bed. And kompleto na po ito sa mga outlets. Ayan, ito yung for the cables. So kung magpapakabit ka ng internet, ay madali na lang kasi may ano na, may abang na. Tapos ay yung provision natin for the aircon dito sa master's bedroom ay for split type aircon. Ayan. And yung additional feature natin para dito sa unit na to, so meron na tong wall cladding. Ayan, so ang ganda. And may mga kasama na rin na sockets or outlets. Tapos dito naman sa area na to, ito yung ating built-in cabinets. Ayan. So his and hers para hindi nagkakahalo ang gamit ng mag-asawa. Pero actually, ito ay 75% ng sa hers and 25% lang yung sa his. Ayan. Tapos ito naman yung sa ating vanity area. Meron na rin po tayo ditong drawer and sa taas, meron pa ding pwedeng lagay ng magamit or mga picture frames. Ayan. Kung ano po yung gusto nyong ilagay. Tapos ito po yung kanyang master's toilet and bath. So, kapag po inter-house project and master toilet and bath, meron po tayong bathtub. Yan. And yung ating bathroom niche. So, toilet bowl, yung ating sink. Dito po ay may mirror pa po na ilalagay. Tapos ito na yung ating shower area. So, meron tayong shower glass enclosure na transparent po yung glass na ginamit. Yan. And dito po ilalagay yung ating shower head. Yan. So, check natin yung second bedroom dito sa taas, bali pang third bedroom na po ito all in all. Ayan. So meron pang hagdan kasi nga po may mga finishing touches pa na ginagawa. And ito ay perfect for the other members of the family. So yung mga anak na medyo bata pa or yung mga ano na, binata or dalaga. Tapos ito yung kanyang abang for the window type aircon. So ito po ay kahoy. Tatanggalin na lang po pag ilalagay na po yung inyong window type na aircon. And naka-ready na yung ating outlet. So hindi ka na problema sa saksakan ng aircon mo. Ayan. Unit na lang po talaga ang dadalhin. Tapos ito po yung ating built-in cabinet and yung ating vanity area. Ayan, so welcome naman sa ating last bedroom dito sa taas. So ito na po yung ating pang-port na bedroom. So ito halos ka-size lang siya nung ating previous na bedroom na pinakita. Nag-iba lang yung orientation. So nandito yung kanyang vanity area and kanyang built-in cabinet. Ayan. Tapos dito sa part na to, nandito yung ating abang for the window type aircon. So again, tatanggalin na lang po ito kapag ikakabit na yung window type aircon ninyo. And kompleto na rin po yan sa mga ito, mga outlets and yung for the provision for the cables. For the last part of our house tour dito sa unit na to, so ito naman yung common toilet and bath dito sa taas. So ito yung kanyang sliding shower glass enclosure. Dito po yung ating shower area. So ito yung ginagamit natin na shower head for this particular unit. So bilog, modern type. And ito po yung ating abang for the water heater. Unit na lang din po ang ilalagay para magkaroon ka ng mainit na tubig habang naliligo ka. Ayan, and ito yung ating bathroom niche, yung ating toilet bowl and bathroom sink. And dito po yung ating mirror pa din. Ilalagay pa rin po ito upon turnover. Okay, so kung interested ka dito sa unit na to, this is a ready for occupancy and kung ano talaga yung pinakita namin, this is the actual unit for sale. Ang total contract price po natin is 11.8 million and ang reservation fee natin is 100,000. So that's it. Thank you for watching.